So dito naman namin nilalagay yung mga nagamit na naming bunny suit na kailangan ng labhan. Then ito yung mga tapos na siyang nalaban, dinilibir na po rito. Hanapin na lang po namin kung ano yung number ng aming bunny suit. At syempre yung sapatos din namin. So yan, yan po namin siya kukunin, no? Kapag ka malinis na po. So ganito mga kabayan, kapag factory workers ka dito sa Taiwan, lalo kapag ang company mo is electronics, so ganito yung mga sinusuot ng nasa loob ng clean room. Ayan, yan po yung tinatawag naming bunny suit. So ayan, ang ginagamit po namin is kulay white. Then ito po ang aking uniform na bunny suit number 90. And then meron kaming air system na sapatos na ginagamit din namin, kapartner po nitong bunny suit. Then yan, ayan po, dun po banda ay ang kulay blue naman, ayan po ay yung mga supervisor, leader at yung mga boss or laupan na tinatawag. So kapag sa electronics company, bawal kang magdala ng mga ganitong bagay. Yan, nakikita nyo yung video, yan yung mga pinagbabawal sa loob. And then syempre kapag nakapagsuot ka na ng bunny suit, no, dadaan ka dito sa shower, air shower room. Yan, kailangan mong dumaan dyan kasi para yung mga alikabok sa yung suot ay matanggal niya bago ka pumasok sa loob. Yan, so yan, may mga instruction kami sa lahat ng mga electronics company. Ganyan po ang kanilang mga instruction, no? At syempre, bago din kami pumasok, no, sa air shower room, kailangan namin magsuot ng gloves. Yan, may mga different size kami ng gloves. Then itong hairnet, so kailangan yan magsuot. Then face mask. So ganito po ang mga instruction sa mga clean room, lalong-lalo sa mga electronics company, dahil maigpit po at maselan ang mga products po ng electronics company. Dahil alam nyo naman pag electronics, so maraming mga pinanggagamitan yan sa iba't ibang device, no? Kagaya ng smartphone, laptops, mga modem, no? For internet, so and mga for computer. So ganun po ang electronics company dito sa Taiwan, mga instruction na binibigay nila sa bawat manggagawa. So kung ikaw ay mapupunta sa Taiwan at electronics company ang napuntahan mo, sigurado ma-experience mo rin ang experience sa mga Pilipino rito na katulad ko na nasa electronics company. So importante po kasi itong bunny suit, dahil ito po ay ang anti-dust uniform, no? So ibig sabihin, hindi siya nakakapitan ng mga alikabok, no? Dahil siyempre for electronics products, hindi po pwede maalikabukan or madumihan yung mga electronics product, no? Especially sa mga IC, mga chips. So importante po yan, no? Kaya kung sana makita mong video na to, mapanood mo at magkaroon ka ng mga ideas sa mga electronics companies, sa mga instruction na binibigay sa electronics company. So bali ganito mga kababayan, no? Dito kami papasok, yan, sa pinto na yan. Then eto, kukunin ko na yung aking bunny suit upang mag-prepare na tayo para pumasok doon sa loob ng air shower room. So panoorin nyo mga kababayan yung ginagawa ng isang empleyado or factory worker dito sa Taiwan sa mga electronics company. So panoorin nyo para makita nyo rin naman. So ayan mga kababayan, kukunin ko na yung bunny suit ko. Yan, first ilalagay muna tayo ng hairnet. And then ito naman yung ilalagay ko, yung sa ulo. Yan. So ganito lang siya mga kababayan, pag nasa clean room ka na assigned, kailangan naka face mask ka, tapos yun nga yung hairnet,
At syempre, manifold. So, ayan. Dalita po yung manifold, no? Kailangan mo siyang putin. Ayan. Bago ka pumasok sa loob. So, ganito po ginagawa ng mga naka-assign sa clean room. So, dahil clean room, kasi tinawag na clean room, dahil kailangan malinis ka pagpasok mo doon. Siyempre, susunod mo ito, sapatos, no? Ayan. Putin mo siya, then, after mo putin, kukuha ka ngayon ng gloves. Depende sa size ng gloves mo. So, dahil medium ginagamit ko, ayan. Medium po yan. So, lang, i-close mo talaga siya, no? Ayan. So, ganito na po ang style pagka nakasuot ka na ng bunny suit bago ka pumasok sa clean room. So, ayan. So, ayan. Kompleto na, mga kababayan, no? Ganito po ang daily routine, no? Kapag sa trabaho. Then, ganito na tayo. Then, papasok na tayo ngayon sa doon, sa may shower room. Yun, yun. Yan, yan. Pasok na tayo dyan. Then, kailangan tayo ma-air shower para matanggal yung mga dumi natin. Mga alikabong. So, watch guys. Papansin nyo, dalawa yung room, no? Dalawa yung papasukan. Itong nandito sa isa is yan yung air shower, at doon naman po sa kabila ay ano naman yon, yung exit. Kapag galing ka sa loob, lalabas ka. Pero doon, wala na po siyang air shower. Kumbaga, lalabas ka na lang. So, yun, ganito po ang factory worker, mga Pilipino dito sa Taiwan. Kung sa mga naka-assign ng clean room para sa mga electronics company. So, karamihan po ganun kapag electronics company ang employer mo, ang company mo. So, yun lang, no. Sana nagustuhan nyo yung video na to at nakatulong para magkaroon ng idea o ano yung klase ng mga instruction dito sa electronics company at kung saan naka-assign kung kayo po ay nasa clean room area. So, shoutout sa mga new followers ko sa Facebook page. Huwag kayo po magsawa manood. Then sa YouTube channel, mga new subscriber ko. At sa shoutout sa tropang Pilipinas Sunan Ballers si July at sa mga tropa pa dyan na player. And sa mga siyempre, sa mga nag-a-apply papuntang Taiwan, no? Keep going lang, keep pushing lang, push nyo lang po ang inyong goal para makarating dito sa Taiwan at mapagtrabaho katulad po namin na nandito na po ng matagal na panahon sa Taiwan. So, good luck and God bless you on my next video. Bye-bye!